kasama natin na minsan din naging funny ng boy band at girl group, si Namin at Paolo. Ipagpapatuloy naman natin today ang pag-share nila sa traits na dapat meron ang isang grupo para maging winner sa kompetisyong ito. Kung mabait ka sa katrabaho mo, mas magiging maayos yung maging workplace nyo. Mas maraming mag-idolize sa'yo dahil yun nga, mabait ka eh, di ba? Naniniwala ka ba sa kasabihan na sa showbiz, kapag mabait ka, malayo talagang mararating ka? Oo. Malayo mararating mo pag mabait ka. Pero mas malayo mararating mo kung may talent ka. What about you, Mi? Teamwork. Kasi grupo eh, grupo kayo. So, dapat tinutulungan yung isa't isa para mag-shine. Hindi yung parang magsapawan, kumbaga, no? Sapawan, ganyan. Kahit na yung, syempre, di naman maiwasan na sa ibang grupo meron talagang mas lumapansin. Yes. Mm-hmm. Pero dapat hindi yun, siguro pumasok sa ulo mo. Mm-hmm. Na dapat you bring your members with you. So, yun lang. Pero nasabi ni Kuya pa, maging humble. And syempre, sobrang laking bagay ng team. Basta, lahat naman yan, kahit hindi sa grupo to, nasabi ni Kuya Pao, sa workplace, nag-work naman yan, hindi lang because of the artist, but because of the people behind the cameras. Ano sa tingin nyo, may mabibigay ba kayong tips para sa mga nag-audition kung paano sila mag-stand out? Or kung paano sila mas mapapansin lalo ng mga headhunter? Iyon ang ipakita, yung identity ng grupo. Kasi tayo mga Pinoy, ang bilis natin kumopya, gumaya ng mga, mga salita, mga boses, ganyan. Pero yung identity nyo as a group, makikita yun ng mga headhunters, sa mga headhunters natin, mga bigatin. What about you, Mi? Same, ganun din. Yung magpapakatotoo ko sa sarili. Kasi sa mundong to, sobrang dami. Pretentious, hindi yes. mo alam kasi ang gagaling nila eh. So yun siguro, tulad na sabi rin ni Kuya Pao, makikita mo naman yun kung genuine yung isang tao. Makikita mo naman sa kanya kung ano ba, meron bang facade, or meron ba siyang sinusubukang patunayan, or napapakatotoo. Or may ginagaya lang talaga. So yun, pagiging totoo. For our minigame, meron lang akong simpleng ipapagawa sa inyo. Magsimula tayo kay Ming. Para sa'yo, Ming, kung may mga gusto kong artista or singer na kukunin para bumuo ng isang boy band, sino-sino sila and ano yung ipapangalan mo sa kanila? 6 years pa lang naman ako sa industriya, pero meron talaga akong mga ina-idolize na actor. Pwede puro kung bubuo ako ng boy group, nandito si Jose Manalo. Bakit sila yung mga napili mo? Kasi iba-iba sila ng talento. Oh, seryo. Actually, para diba all in iba, one kayo, iba, kung iba-iba ng talento, eh di sobrang grabe yung dynamic. Diba? Iba-ibang talento, iba-ibang elemento. Unbeatable kayo niyan. Oo. What about you? Ako, old school. Gusto ko siyempre sila Regine, si Jaya, dati yung basal. Gusto ko yun. Magaling kumanta, gusto ko nakabiritaan yung pumutok yung mga dinit. Pumunta naman tayo sa mas seryosong usapan about sa winning moments ninyo sa life. Kaya kayo, Main and Paolo, ano ba ang masasabi ninyong winning moments ninyo sa inyong mga buhay? In my 25 years of existence, siguro yung pagpasok ko sa showbiz, kasi hindi ko naman inakala, wala namang nag-akala na mapupunta ako dito. But I made it. Thank you, mom. Ayun, na binigyan ako ng pagkakataon na pag-usapan naman kanina na bukod sa talent, sa looks, ganyan, importante din yung pagkakataon na mabibigay sa'yo. So, yes. So, you make the most out of it and just do your thing. Oh, siguro ano, baka yung ano, nagkaanak ako. nagkaanak ako pero hindi ako nabuntis. Complete na yung ako kasi meron akong sumunod sa akin. May magmana ng mga high heels.
mga gown. So, I guess yun yung wearing moment ko. And, it's a mini you eh. Yes, oo, nakakatawang panoorin. Sinan Paolo, dahil mahaba-haba na ang experiences ninyo sa harap ng camera, ano ang discoveries ninyo as an artist and a host na rin na for sure makakatulong din sa magiging journey ng mga boy group at girl group natin? Meron din akong mga... Nagagawa ko yung mga bagay na akala ko hindi ko kayang gawin before. Kasi pinasok ko tong path na ito na minsan napapasubo sa mga kailangan gawin. Napapasubo sa mga kailangan gawin. Pero natutuwa ko na ma-realize ko na nairaraos. Nairaraos. Na-achieve ko naman, nagagawa ko naman. So siguro napapangunahan lang ng takot. And for sure, marami rin sa kanila, lalo na yung mga first time mag-audition, nakabahan, natatakot. Mm. Pero lagi lang nilang tandaan na kaya nila yan. Sinasabi lang natin mo. Pero at the end of the day, literally, magagawa din natin. Pero ikaw, what about you, Paolo? Hindi, yun nga. Sa akin, it comes back again to being mabait to everyone, you work with, you know. Marami tayong talent, maraming talented na mga tao, pero walang personal, walang social ethic. Oh, yung hindi marunong makisama. So, kailangan mo makisama. And, of course, hindi rin mawawala yung luck. May swerte ka, meron ibibigay sa'yo na pagkakataon to prove yourself and to show what you can do. Kaya, syempre, habang nandun yung opportunity, huwag mong sasayang. Yeah.